Di nagsapo ng reklamo ang Facebook page ng Tapat na Po. Kasunod na report natin tungkol sa mga problema na mga bumili ng kondo. Kaya minabuti po natin hinga ng payo ang Housing and Land Use Regulatory Board para maiwasan ang konsumisyon sa pagkuha ng bahay. Sangkater ba ang nag-react sa istorya tungkol sa problema sa kondo ng dalawa nating kababayan noong nakaraang Sabado? Isa na rito si alias Linda na nakabili ng unit sa isang developer noong 2010, hinulugan hanggang 2012 pero gusto nang umatras at kunin ang refund. Ang sabi naman nila kasi, yung pera namin na nahulog, nandun lang daw, anytime, pwedeng i-transfer sa ibang unit. Gusto nila doon din sa within Manhattan, ang mahal-mahal nga doon eh. Si alias Rosa naman, na nagtatrabaho sa Singapore, nakausap natin sa pamamagitan ng Skype. Bayad na niya ang nakuhang unit sa Jazz Residences ng SMDC, pero hindi pa rin nati-turnover ang kondo sa kanya. Accurate naman kami magbayad, tsaka tapat kami din sa kanila, maging tapat din naman dapat sila sa amin. Tumugon naman ang SMDC sa problema ni Rosa. Kinontak at may napagkasundo ang petsa kung kailan babalik sa Pilipinas si Rosa para ma-turnover na ang unit. Payo ng HLURB sa mga nagbabalak na kumuha ng kondo, suriing mabuti ang developer at tingnan kung maganda ang reputasyon nito sa industriya. They could write us a letter, bigay na lahat ng detalye, whatever documents they have. We will look into it. At sa issue naman ng refund, kung kanyang dahilan na pagtigil ng bayad at paghingi ng refund, dahil ng development, then entitled siya sa full refund. Pero kung halimbawa ang dahilan is other than non-development, ngari ayoko na o nawalan ako ng trabaho, doon papasok yung sinasabing Maseda Law. Kaya napaka-importante pong mag-isip muna ano po bago kumuha ng kondo o pabahay bukod sa posibleng mangungonsume. Kapag walang kakwenta-kwenta ang mapipili pong developer, ay hindi rin pala may babalik ng buong pera mo kapag wala ka na kakayang magpatuloy ng bayad. Sa mga consumer na nais magpadala ng kanilang reklamo, mag-post o mag-message lamang sa aming Facebook page.